tayo. Sundan pa natin yan ng glass of fresh milk. Oh, yes. Pero bago yan makarating sa ating mga tahanan, eh paano nga ba ito hina-harvest? Very interesting. Yan ang alamin ni Eat Girl Love sa isang masayang cow farm na binisita niya sa Santa Maria, Bulacan. Love, ano-anong klase ng baka ba ang meron dyan? Meron sila rito 86 cows na nahahati po sa dalawang klase. Ang tawag po ito ay ang Jersey at Holstein sa hiwal. Ang Jersey po, ito po yun, ay ang British breed na kaya mag-produce ng gatas sa 10 beses na katumbas ng bigat nila. At ang Holstein naman sa hiwal, ito po yung parang may mga spots. Ayan mga kapuso, nakukuhanan po yan ng 3,000 liters of milk kada lactation. Ang dami, grabe. Ang 2021 po ay Year of the Metal Ox at dahil swerte po ang ox na nasa family of cows, let's take an adventure sa isang masayang cow farm na binisita namin dito po sa Santa Maria, Bulacan. Excited na rin po ako dahil patututunan ko today kung paano nga ba mag-harvest ng gatas mula sa mga baka at masisilipin natin ang paggawa ng mga produktong gawa sa fresh milk na pwede rin daw pong pagkakitaan. Wow! Magandang balita yan, ha? Kaya eto na po mga kapuso, huwag na natin patagalin pa. Makakasama natin this morning si Ms. Weng Bailon, ang operations manager po ng farm na ito para ituro sa atin lahat ng yan. Good morning, Ms. Weng! Magandang umaga din sa'yo. Ms. Weng, matanong muna kita, ilang taon ba ang baka para halimbawa magbubuntis siya at yung lactation niya? Okay. Gano'ng katagal? Around 2 to 3 years ng buhay ng baka, pwede na siyang magbuntis. So, we make sure na mas madami silang fluid intake during that time. Ultimo yung tubig nila, hinahaluan namin ng konting asin para mas lalo pa silang uminom, para mas ma-enhance yung pag-inom nila. Kasi the more fluid intake, the more milk they produce. Okay, paano po ang tamang posisyon, paghawak ng breast ng baka para makuha natin yung gatas niya? Kailangan yung area malinis. Uh-huh. And then, lilinisin din natin yung mga tits niya. We usually use warm water para din mas madaling bumaba yung gatas. Pinipress yung pinakataas, iniipit yung daliri niya, and then pipress down. Hindi siya nasasaktan dyan? Hindi naman. Ayan! Ako naman magta-try, Miss Wei at Miss Jonas. Ayun pala! Okay, Miss Wei, eto na! Ilang beses mo kinukuhaan ang isang baka ng gatas or ginagatas? Twice a day. We do it 7 a.m. and then 7 p.m. Gaano karami yung kailangan nilang makain sa isang araw? Halimbawa? 10% dapat ng body weight nila ang kailangan makain nila. So let's say meron kang 250 kilos na baka, for the entire day, kailangan may 25 kilos siya nakakainin. Halo-halo na yon. Meron na tayo nanditong gatas na na-harvest, no? Yan ba, Miss Weng, ay safe ng inumin? Pwede na agad inumin agad? We don't advise it. Although may mga backyard na farmers that they do that, kasi alam nila yung alaga nila, kumbaga kilala nila. But kami, for safety precautions, we make sure na lahat ng gatas na ni-extract namin, before we have it consumed ng tao, pina-pasteurize mo na natin. Kailangan pakuluan siya. Try natin. Wala pong flavor to? Wala. Puro gatas lang talaga yan. Ang sarap! Ang sarap! Ito pala yung totoong lasa nila! Ang sarap nito! Diba? Fresh na fresh mga kapuso, pero shelf life nito, kagaya nito, nainom ko na. Kailangan ba ubusin ko na agad? Oo, advisable, ubusin mo na siya. Okay. Ngayon kung let's say, ire-ref mo siya, tatagal siya 1 month frozen. Ayan na! There's more mga kapuso dahil may gatas na tayo. Abay, gagawin man tayo ng pastillas, madam. Naku, let's go. Bye-bye mga cow. Let's do this. Yes, Miss Wayne, dito na tayo sa gawaan naman ninyo or lutuan ninyo ng pastillas. Anong unang-una pong proseso? Ang initial na batch namin pag gumagawa ng pastillas, 7 liters sa salang dyan. Galing sa... Pwede nga, raw milk. Oh, raw! Taray!
Hindi mo siya papakuluin, ipapainitan mo lang muna siya. Okay. Hanggang sa lumapot siya. So medyo may katagalan. Mm. Para kang gumagawa ng halaya. My gosh, gaano katagal? Aabot ng mga 2 oras. Minsan mahigit pa, depende minsan sa weather. So papalaputin mo talaga siya, i-condense mo siya. Oh my God. So for 7 liters of milk, kailangan mo ng kalahating kilong asukal. Tapos halo-halo lang over medium heat. Ayan, makatapos ang 2 oras, so mahigit. Eto na, hawakan niyo mo, baka malamalaga, maano ko. Yan ang magiging itsura niya, ma'am. Mm-hmm. Eto na yung condensed. I-refrigerate muna namin ito para mas madali siyang i-mold. Ano ang sunod ng proseso doon? So, diretso na tayo sa pag-mold. Okay. So, i-mold na natin siya. After natin siya i-molde, diretso na tayo sa pagpapack natin sa kanya. Parang, no? Oh, nice, no? Tama natin. Baba! Muy bien! Oh my God! Grabe! Ang creamy. And I think tama lang yung nilagay nyo dun sa naasukal. Kung gagawin negosyo ito ng mga babayan natin, kayong supplier ng fresh cows and milk, magkano ang puhunan po? So puhunan 685 pesos, makakagawa na sila ng 13 packs or 130 pieces niyan. Sa isang pack na 10 piraso, pwede nila ibenta at 80 pesos. Suma total dun sa 13 packs, kikita sila ng 1,040. Wow! Sobra-sobra pa! 1,040, ladies and gentlemen! Bongga-bongga! Muchas gracias! Naku mga kapuso, talaga naman. Maraming salamat. Muchas gracias. Miss Weng, sa yung pagbibigay sa amin ng mga expertise at mga tips na rin sa pagluluto ng itong masarap ninyong pastillas, mga kapuso. Naku, mural pa kami ibibigay sa inyo. Naku, isang mga masasarap pang kainan ang ating pagsasaluhan kasama ang inyong Eat Girl. Laban nyo, ready to lang po sa inyong papa sa morning show kung saan laging una ka. Miss Wen, saan nga ba kundi sa Unang Hirit! May gusto. My gosh! Yay! I'm happy for you, love! And I'm happy for me too, dahil nandito yung isang pack ng pastillas na yan. Maraming salamat. Samantala, you know, look at that. May pangalan.